Ang British military ay iniulat na inarmasan ng karagdagang mga missiles ang HMS Audacious, isang nangungunang nuclear submarine ng Royal Navy na nakadaong ngayon sa Gibraltar. Ang hakbang na ito ay isang pagpapakita ng lakas laban sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin matapos pagbantaan ng Kremlin ang United Kingdom dahil sa suporta nito sa Ukraine. Nakadaong ang HMS Audacious nuclear submarine sa tabi ng USS Georgia na isa ring nuclear submarine ng Estados Unidos at ito ay noong nakaraang linggo pa na nakaangkla sa nasabing pantalan. Ang timing ng pagdating ng dalawang submarine ay na-highlight dahil sa tumataas na importansya ng Gibraltar bilang isang naval logistics base at ito ay nakikita bilang isang potensyal na sinyales ng pagkakaisa ng mga Western countries habang patuloy na iginigiit ng NATO alliance ang kanilang pagtutol sa ginawang pagsalakay ng Russia. Kabilang sa mga pinakasopistigadong underwater vehicle na naproduce ng United Kingdom, ang HMS Audacious ay isa sa pitong Astute Class Attack Submarine na binuo ng Bay Systems para sa Royal Navy. Sa 77 metrong haba, ang 7,400 toneladang vessel ay maaaring magsilbi sa iba't ibang mahahalagang tungkulin kabilang ang covert intelligence gathering at strategic strike gamit ang kinatatakutang Tomahawk Land Attack Missile at higit sa 30 knots naman ang bilis nito. Samantala, ang USS Georgia na isang Ohio-class ballistic missile submarine kasama na ang 3 iba pang mga US Navy submarines ay kinonvert upang maarmasan ng mga cruise missiles. Ang mga paggalaw ng mga nasabing submarine ay nagpapatibay sa mensaheng ipinarating ng gobyerno ng United Kingdom at Estados Unidos tungkol sa kahandaan ng dalawang bansa na tulungan ang Ukraine. Sinabi naman ni Defense Secretary Ben Wallace noong nakarang araw na prioridad ng Britain ang patuloy na pagbibigay ng suporta sa integridad ng soberanya ng Ukraine at ang kakayahan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinuportahan din niya ang mga komentong ginawa ni Foreign Secretary Liz Truss sa isang talumpati sa Mansion House sa London na kailangang lisanin na ng mga Russian troops ang lahat ng sinakop na teritoryo nito sa Ukraine, kabilang ang Crimea, Luhansk at Donetsk na nasa ilalim ngayon ng pagkokontrol ng mga rebelde. Sinabi ni Liz Truss na panahon na upang paalisin ang Russia mula sa buong Ukraine habang binalaan naman niya si Vladimir Putin tungkol sa pinaplano nitong pagsalakay sa Moldova at Georgia. Samantala, na-overestimate naman ni Vladimir Putin ang Chechen Army dahil iniulat na naharap ang mga ito sa maraming kapalpakan tungkol sa mga ginawa nitong misyon sa Ukraine. Si Ramzan Kadyrov, ang leader ng Chechnya region ng Russia at isang malapit na kaalyado ni Vladimir Putin ay nagsabi na nagpadala siya ng 1,000 elite na mandirigma sa Ukraine upang tumulong sa Russian military. Ang nasabing Chechen leader ay inakusahan ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao kabilang na ang torture at buong ipinagmamalaki rin niya ang kanyang mga tauhan na nakikipaglaban sa Ukraine sa pamamagitan ng pag-upload ng mga video sa Telegram. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na reputasyon, ang kanilang record sa pakikipaglaban sa mga pwersang Ukrainian ay hindi gaanong kahanga-hanga dahil sa mga kapalpakan. Si Mark Voyager, isang senior researcher ng Transatlantic Defense and Security Program sa Center for European Analysis ay nagsabi sa Daily Express na mukha umanong na-overestimate ni Vladimir Putin ang kakayahan ng Chechen Army. Sinabi ni Voyager
na kilala ang mga Chechenyo sundalo sa pagre-record ng mga videos at pagpo-post ng mga ito sa social media na kung saan sila ay parating sumisigaw at ipinapakita ang mahaba nilang balbas at AK upang manakot. Ngunit ang kanilang record sa aktwal na pakikidigma laban sa mga Ukrainians ay hindi kahanga-hanga. Sinabi ni Voyager na sila ay inatasan na salakayin ang Kiev at pagkatapos ay tanggalin sa pwesto ang Ukrainian leadership kasama ang mga Wagner mercenaries. Ngunit sa kasawiang palad ay malupit na winasak ng mga Ukrainians ang Chechen army na papasok sa Kiev at pinatay ang isa sa kanilang high-ranking na commander. Noong Marso, naiulat na ipinadala ni Vladimir Putin ang mga elite Chechen hit squad upang patayin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kung saan ay nanatili sa Kiev sa unang yugto ng pag-atake. Sinabi ng Ukrainian National Security and Defense Council Chief na si Oleksiy Danilov na pinalam ng mga espiya ng Russia sa kanila na mga Chechen Special Forces ay ipinadala ni Kadyrov upang patayin si Zelensky. Matapos ang maraming kahihiyan, binigyan ni Vladimir Putin ang Chechen Army ng ibang misyon. Ngunit itinuturing ito ng mga analista bilang isang nakakabahala at masamang plano ng Russian leader. Sinabi ni Voyager sa Daily Express ng kanilang ginawa matapos silang bigyan ng panibagong misyon ni Putin bukod sa mga kasuklam-suklam na kalupitan tulad ng mga panggagahasa at pagpatay sa mga sibilyan, tila sila ay inatasan ngayon na maging penal battalions.